At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawa at huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kara, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Ipinaganap si Kara na may kambal, pero magkakadikit silang tatlo, pero iisa ang katawan. Kaya tinago sila na kanilang ama na si Rick, at noon niya pinalaki si Kara. Isang araw, nakita ni Rick na minamasdan ni Kara ang mga naglalaro na mga bata. Kaya naisipan niya na ilabas ang mga ito para maranasan din nila na lumabas ng bahay, pero tatakpan niya ang kanyang mga kambal dahil si Kara ang nasa gitna, kaya siya lang ang makakakita hanggang sila'y lumaki. Ganoon ang kanilang ginagawa. Natatakot si Rick na baka saktan sila ng mga tao pag nakita nila ang itsura ni Kara. Hanggang isang araw, nakita siya ng lalaki sa simbahan at nabighani ito kay Kara. At ang pangalan niya ay si Leo. Akala ni Leo na normal na tao si Kara, kaya lagi niya itong naisip at ito'y kanyang iginuhin. At isang gabi, nakita niya si Kara sa bintana. At masayang-masaya siya. Pero sa aksidenteng pangyayari, dahulog ni Kara ang balabal na nakatakip sa kambal niya. Nahimatay si Leo nang makita siya ng ganoong itsura. Ah! Walang sinumang makakaalam ang lihim nito. Lalong-lalo na sa nakita mo. Naintindihan mo? Hindi ko po yun gagawin, Tito. Mahal ko si Kara. Kahit ano pa siya. Yan. Yan ang pinintan mo na yan. Yan mo dapat mong mahalin. Wala kang alam sa totoong Kara. Kahit ano pa siya, mamahalin ko pa siya. Ganun ba? Ito. Tingnan mo muli. Yan. Tingnan mo kung mamahalin mo pa siya. Ngayon, makakalis ka na. Tingnan mo yung reaction mo. Gulat na gulat ka sa nakita mo. Malas ka na! Pero, Tito... Papa! Papa, tama na! Leo, totoo ba yung narinig ko sa'yo? Na mahal mo ako? Kara, mahal na mahal kita. Di importante ang itsura mo. Ang importante sa akin, makasama kita. Dahil mahal na mahal kita. Leo, mahal na mahal din kita. Leo! Baka himatay na naman yan. Sorry at nahimatay ako ulit. Hindi naman ako duwag. Nandidiri ka ba sa amin? Hindi ah. Bakit naman ako mandidiri? Hindi ako nandidiri dahil nga sa pagmamahal ko kay Kara. Kaya kung tatanggapin mo, walang problema. Maniwala kami sa'yo, we. Oo nga, di ako nag-joke. Ano, bukas, date natin ha? Okay, sinabi mo eh. Sige, uwi na ako. Sige, mag-ingat ka.
Grabe, Papa. Alam niyo ba, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Oo nga lang. Ako rin. Pero nung nakilala ko na siya, at sa tingin ko yung mabait siyang tao, at naniniwala ako na mahal ka niya, at nararamdaman ko sa ginawa niyang painting sa'yo, talagang hindi na ako nagduda. O sige na, matulog na kayo. Papa, pwede ba yun na kakikilala mo na lang, imahal mo na kaagad? Pwede ba? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ngayon lang ako nakaramdam ng kaligayahan. At kung wala kang magandang sasabihin, shut up ka na lang. Yabang mo. Pangit mo. Inggit ka lang. O bakit? Type mo din siya, ha? Dali, subuan kita. Oh. Ayan, oh, ayan. Oh. Masarap ba? Ang sarap. Ikaw talaga, ha? Alam mo, hindi ko ma-imagine na makapunta ako sa lugar na to. Talaga? Alam mo, Kara, simple lang naman dito eh. Hindi naman mahalang mga pagkain dito. Hindi. Ang ibig kong sabihin na balang araw may magdadala sa akin dito. Parang isang date. Kara, makinig ka sa akin. Di lang dito kita dadalhin. Pupunta pa tayo sa iba't ibang lugar. At ngayon, na boyfriend mo na ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Leo. Sana hindi ka magbabago sa akin. Nagustuhan mo ba doon? Naging giba kayo sa pamamasyal? Oo naman. Huwag kang kikilos. Hindi papatayin namin kayo. Boss, ibibigay namin sa inyo lahat. Huwag nyo kaming sasaktan. Anong huwag sasaktan? Ha? Ito para sa'yo. Tama na po! Takbo ka na! Anong tatakbo, ha? Pare! Pagkakakitaan natin ito, oh! Ah! Kampar sa'yo! Ano ba mo niyo na? Huwag niyo sabing sagtan! Sige! Takbo na kayo! Tama! Miss, okay ka lang? Alam mo kasi, nakita kita na may nilalagay ka sa pagkain sa gilid mo, eh. Asan na sila? Asan na sila? Miss, atin na kita kasi delikado ang panahon ngayon, eh. Ha? Teka. Girlfriend ko yan. Ako pala, si Ren. Ako si Kara. Kambal ko sila. Nako, nagkakatawa talaga si Ren. So funny. Hay nako, Kambal. Baka nahulog na ang loob mo sa kanya, ha? Nahulog na nga at sinagot ko na siya. Nako, ang bilis mo naman. Kakikilala mo lang sa kanya, sinagot mo na siya kaagad. Bakit ikaw? Di ba kakikilala mo rin kay Leo? Sinagot mo agad. Sige nga. Iba naman si Leo kasi nararamdaman ko na mabait siyang tao. Eh, itong si Ren, alam mo, parang masama ang kutob ko sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mo. Nung ikaw ang naka-BF, wala akong sinasabi. Ngayon na ako ang naka-BF, marami kang sinasabi. Alam mo, iba si Leo. Kasi
umaksyat talaga ng bahay para manligaw. Eh, ito. Eh, sa text ka lang niligawan. Sinagot mo na kaagad. Ay, nako. Kahit walang paalala dahil wala akong nakakalimutan. Para sa'yo din yan, hindi para sa akin. Kasi naman, yung BF mo si Ren, Majo, siya ay palaban. Alam mo, yung boyfriend ko, nandidiri lang, pero hindi siya duwag. Tandaan mo yan. Ganun ba? Ariko, bakit mo naman ako sinampal? Ano? Papa, ito si Carlo. Awasin niyo! Ikaw talaga! Ang galing-galing mong manakit, tapos ngayon, magsusumbong ka! Bakit na naman kayo nag-away, ha? Anong pinag-away ninyo? Iyan kasi, Papa, ang sama-sama ng ugali! Tama na yan! Talagang malinis ang hangarin nyo sa mga anak ko. Pagbibigyan ko kayo. Pero huwag ninyong sasaktan ang mga anak ko. Opo, sir. Opo. Magkakaasa po kayo. Okay. Aasahan ko yan, ha? Opo, sir. Sakay ka dito. Ha? Sasakay ako dyan? Eh, takot ako dyan eh. Teka, doon na lang tayo sa kotse ko. Mas safe doon. Diba? Date ko ito? Takot nga akong sumakay dyan. Alam mo, Kara, huwag ka matakot dyan. Marunong ako at walang mangyayari sa inyo. Takot nga siyang sumakay dyan eh. Pero pare, dito gustong sumakay ng girlfriend ko. Teka! Ako walang date. Kaya akong mamimili. Doon tayo sa kotse! Alam ko, magugustuhan mo din ito. Pare, may reservation din ito. Ren Vernal. Nagpa-reserve ako. Ano? Sino sa atin ang unang makikipag-date? Oh, ikaw muna. Pero pagkatapos ng date nyo, ako din. At isa pa, palisin nyo ang lalaking yan. At kay Ren ako sasakay pa uwi. Sige. Alika, kain na tayo. Nabulilihan siya yung bala ko. Ngayon, hindi ako makaporma sa mga kasama ko. Pero sisiguraduhin ko mamaya na may mangyayari. Hindi ka na makakawala. O, tatlong ulo kayo. Magpakasay lang kayo. At mamaya, may gagawin ako sa inyo. Tutal, sa akin ka sasakay pa uwi. Thank you.
may nararamdaman akong di maganda sa lalaking yan, ha. Parang may tinatago. Ano yun? Parang may kinakausap sa telepono, ha. At pasulyap-sulyap. Kailangan na magbasid ako. Kailangan na protektahan ko si Nagkara sa taong yan. Maganda na ba ako, sis? Eh, paano namin sasagutin yan? Eh, di ka masasaktan, ha? Ganun ba, ha? Ay, Rico, bakit ba inuntok mo ako? Masakit yun, ha? Nanakit ka talaga, ha? Sorry, di ko sinasadya. Muntik na tayo mapatay ng mga tao. Sasabihin ba natin kay Papa? Uy, pwede ba? Gamitin mo naman yung isip mo. Pag sinumbong mo, di na tayo papayagan ni Papa na lumabas. Ang pinagtataka ko, bakit ang bilis na napatulog ng mga lalaking tao yung si Ren? Di ba? Mabgaling din siya sa suntukan. Anong ibig mong sabihin, na, Kara? Di ko alam, Kambal. Kasi masama lang talaga ang kutob ko sa kanya. Ang sama mo talaga. Ang gusto mo, magkahiwalay kami ni Ren at kayo ni Leo. Ang magpapakasal at kami mag-iwalay, ganon? Anong pinagsasabi mo dyan? Diba, yan lagi ang sinasabi ni Papa, na umiwas tayo sa mga tao, baka masaktan lang tayo. Iwan ko sa'yo. Hindi namin alam yan. Ang mabuti pa, magbasa tayo, mag-research tayo, para magkaroon tayo ng buhay na normal. Pero yun lang yun, wala akong intensyon na ganyan sa inyo. Nik-nik mo, wala akong tiwala sa'yo, ikaw pa. Yan. Yan ang rason kung bakit ayaw ko kayong paligawan. Ah, ang magmahal kayo ng isang lalaki at iisa ang katawan ninyo. Hindi kayo pwedeng magpakasal. Ha? Pero pwedeng lumigay ang isa sa amin? Ito, kahit basahin nyo ito. O, tingnan nyo, Papa. Alam ko na yan. Galing ito sa Tita Marcia. At aalisin ang dalawa sa inyo para iisa ang matira sa inyo. Kung sino ang matira sa inyo, pwedeng mabuhay ng normal. Papa, bakit nga inyo lang sinabi yan? Dahil yan ang isang bagay na hindi ko maaaring gawin at payagan na mangyari sa inyo. Wala akong pipiliin isa sa inyo kasi mahal ko kayong tatlo. Ngayon ang panahon. Para nakuha kong tatlo na yan. Sige, umanda kayo. At ayun si Kara, kukunin natin siya. Ha? Bakit nandito ka? Hindi ba iniiwasan ka namin? Mga kasama! Huliin ninyo ang impact na yan! Ano ibig yung sabihin? Ren, ano ito? Ano ito? Sa akala mo ba, magugustuhan ko ang isang katulad mo, ha? Pakita ko lang yon, kasi impakta kayo. At isa pa, mapagkakakitaan ko kayo. Sabi ko na nga ba eh. May masama kang binabalak sa kanila. Buti na lang at nahalata ko kayo. Binabantayan ko bawat kilos mo. Sir, ano? Hulihin niyo ang taong yan.
Leo. Leo, salamat ha. Salamat at dumating ka. Alam mo, buti na kami mapahamak sa taong yan eh. Salamat, Leo. Salamat at dumating ka. Oo, salamat ha. Salamat. Maraming maraming salamat sa'yo. Dumating ka. Kung hindi, naku, kawawa kami sa taong yan. Di ko akalain na masama pala siya. Nagtiwala pa man din ako sa kanya. Minahal ko siya. Buti na lang at nalaman namin ang totoo. Oo nga. Oh, mga anak, salamat at ligtas kayo. Salamat, Leo. Kidnapper pala siya. At may mga kaso pala siya. Salamat sa pagliligtas mo sa mga anak ko, Leo. Walang anuman po. Mahal ko po si Kara. Kaya lahat gagawin ko para sa kanya. Dahil totoo ang nararamdaman ko sa kanya, Tito. Dahil sa katapangan ni Leo, ay nakaligtas si Kara at ang kambanya. At tinanggap ni Leo kung ano ang pagkatao ni Kara. Kaya silang dalawa ay nagkasama at nagkaayos. At siyempre, nagpakasal din sila dahil mahal talaga ni Leo si Kara. At yung kambal ay inudawa ang kanilang kapatid na si Kara. At gayon na lamang ang pasasalamat ni Rick dahil naligtas ang mga anak niya sa mga masasamang tao. Mga apo, sana'y nagustuhan niyo ang kwento ng inyong Lola Sela. Maraming salamat. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Kara, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.